Alright, so positive day, Jelievers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Making Change Project. Magandang Sunday morning sa lahat ng mga Jelievers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yung Dr. Gigi Sunga. Alright, so bago tayo mag-church, tapusin muna natin ang ating vlog na to. Never look back. Never look back. Alright? And salamat sa nagpa-coach sa atin kagabi, si Sir Freddy, Ma'am Vilma, and sa kanyang kaibigan, si Sir John. Thank you very much from Saudi and Palawan. Okay? Doon sa lahat na magustong magpa-coach, I'm doing online and personal coaching. And if you want to advertise your business, mag-message ka lang sa akin, 0939-525-4311 or sa aking FB page mismo, Dr. Gigi D. Sunga. Or kahit yung YouTube channel mo, if you want to advertise it, may mga in-advertise na tayo YouTube channel, message ka lang din. Okay? You are running out of time. Okay? Yan ang topic natin ngayon. Gusto ko siyang i-vlog ngayon para unedited, di ba? You are running out of time. Paubos na yung oras natin to fulfill our dreams, to fulfill your dreams, to be successful, to have that self-fulfillment, to be happy, to help other people, to do your mission in life. Ubus na yung oras mo. Hindi natin nare-realize yan. Paubos na po ang ating oras. Okay? Bakit nauubos ang oras natin? Number one, because we complain too much. Ang dami nating complain about life, about your friends, about your family, about your work, about your boss. But the reality is, when you are complaining, people are not listening anymore. Tinitingnan ka na lang nila. Kasi kung ayaw mo talaga ng work mo, ng boss mo, edi iwanan mo. Madali lang naman yung solution instead of wasting your time complaining. Ang daming opportunities outside. Outside your office, outside your company. Lumabas ka ng gate, tinan mo ang lawak ng mundo. Ang dami mong pwedeng gawin. Okay? Why then consume your time complaining? Di ba? Kung may complain ka naman sa family mo, sa friends, why don't you talk to them? Instead of complaining too much, nauubos ang oras mo. Instead of accomplishing, instead of doing the work that you love that can make you rich, di ba? Nauubos ang time mo. Stop complaining. Okay? Limited na lang ang time natin. Second, right? Second, you are running out of time because you analyze too much. Ang dami mong ina-analyze, di ba? Bago ka mag-apply ng trabaho, ang dami mong titingnan kung eto ano mangyayari. Naalala ko sa akong teacher. May kailangan talaga ako sa kanya, isang hindi ko na ma-recall. Nung sabi ko, "Ba't ka late? Ano na tayo? Anong oras na eh?" Alam mo, sabi niya daw, kasi inisip ko kung magta-tricycle ako, this is what will happen to me. Pag nag-jeep naman ako, ito mangyayari sa akin. Pag nag-bus naman ako, ito mangyayari sa akin. Sabi ko, but kahit ano sana, sinakyan mo na. Diba? Ang dami nating analysis, we analyze too much. Kaya hindi ka makapag-start ng negosyo mo eh. Diba? Kasi ina-analyze mo muna, what if ito, ang dami mong analysis. You dwell on analyzing things na ala na, na-deadline ka na. Diba? Kaya hindi ka makapag-start ng investment mo. Hindi ka makapag-business partner. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong tinitingnan na pros and cons. Ang haba ng ano mo eh. Ang haba ng anong tawag mo ito? Analysis period mo. Diba? So kung may idea ka, you just do it. Sabi nga ni Zuckerberg, diba? All ideas don't come in full form. Diba? So basta may naisip ka lang na gawin, yun na yun, diba? Yun na. Hindi na kailangan, hindi naman pag naisip mo ngayon, kumpleto na yung details. You know, when I started my YouTube channel, it was just an idea. Gusto ko lang yung sinasabi ko sa seminar, masabi ko sa YouTube. Kasi sa YouTube, ang dami nanonood. Yun lang, alam ko, yun lang. Then, I never thought na magiging ganito siya kalaki, may channel. Na nagkaroon na ng mga business transaction, nagkaroon na ng coaching, and everything. So, ang dami nang nangyari because of just one idea. So, ang ginawa ko, I just started it. You are running out of time because you analyze too much. You analyze too much. Okay? And number three, okay? You are running out of time because of doing unnecessary activities. Alay mong kinukomplikado mo pa yung lifestyle mo eh. Ang simple lang naman ang buhay. Doon sa mga ginagawang busy ang buhay, ginagawang, anong tawag dito, komplikado. Ang tawag dyan, self-inflicted, pain or self-inflicted kaguluhan sa buhay mo, diba? Simple lang naman eh. You wake up, you pray, motivate yourself, diba?
go to your business, go to your work, talk to people, then you go home and do the things you want to do at the end of the week. As simple as that. And why then you are complicating life? Kasi ang dami nating ina-absorb na activities eh. So, yung nadadivert tayo. Salip na yung focus mo, yung goal mo, nagiging focus mo yung ibang unnecessary activities, nahaluan ng ibang mga bagay na pag tiningnan mo, alin ba dyan yung importante? Let's have a review, a recall. Yesterday, sa 10 ginawa mo, 10, ilan dyan yung nakakatulong sa buhay mo? At ilang dyan ang nakapagkomplikado pa ng buhay mo? Diba? Try to analyze that. Try to see, ano yun lang yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Yung bisyo, tanggalin mo na yan, diba? Di na, alam mo naman, from the very start, hindi tama yan, diba? Masamang barkada. Alam mo naman, from the very start, hindi yan makatulong sa'yo. Why then you are complicating your life? You are running out of time. Right? Next, 4. You are running out of time kasi you dwell so much on negative things in life. Diba? Yung mga negative things na nangyayari sa buhay mo, ang tagal mong maging malungkot. Dok, nag-break kami nung jowa ko eh. Part yan ng cycle ng buhay, di ba? Ilang taon na ba? 5 years na eh. Hindi ka pa ba nakamove on? Di ba? Na-scam ako eh. Alam nyo kahapon, I was talking to one of my clients. May isa, naloko siya ng 500,000, 4 million. Diba? Pero alam mo, believe ako sa kanya eh. Sabi niya, Doc, meron pa akong 5 million. Okay? 5 million, Doc. Bigyan mo akong one idea. Ibibigay ko sa yung 5 million. Wow! Diba? Look at that! That fighting spirit. Diba? Naloko ka ng 4.5 million and there, you're another 5 million. Eto eh. He is ready. Sabi niya, Doc, gawin mo kung ano gusto mo sa 5 million. Okay, may gagawin tayo sa 5 million mo. Okay? Diba? So, yung ibang na-scam, yung ibang naloko, alam mo, na-depressed na eh. Well, I understand that kasi yung pera mo, hard-earned money yan eh. Diba? Lalo yung mga OFW. Ang laki ng hirap nyo dyan sa pera na yan. Diba? Taos mo, wala lang. So, I understand that point. Pero, kailangan mo rin putulin ang kalungkutan na yan. Diba? Baka kasi pag uncheck ang kalungkutan, it will lead to depression. At pag nag-depress ka, ang daming masasayang na panahon sa'yo. Meron ka pang chance, meron pang panahon, okay? We dwell too much, not only sa, hindi lang sa magiging malungkot. Diba? Yung mga bagay na nakaraan, yung mga bagay na nakapagpabagsak sa atin, yung negosyo mong nalugi pa 10 years ago, ngayon hindi ka pa rin maka-move on, di ba? Yung investment mo na hindi kumita 3 years ago, hindi mo pa rin malimutan. Kalimutan mo na yung lahat yan. Di ba? You are running out of time. Paubos na yung oras mo. Hindi nga natin alam eh kung ilang months pa ba tayo dito sa mundo, ilang buwan pa ba tayo, ilang years pa ba tayo, di ba? Okay? You are running out of time. Okay? Huwag masyadong malungkot. Kalimutan na yung nakaraan. Diba? Kalimutan na yung past failure mo. Lahat tayo nag-fail. Ako, I had my own share of failures. In business, in life, in everything. Diba? Okay, 5. You are running out of time because you are saving your money. Paubos na yung oras mo, save ka pa rin ng save. Huwag mo nang isave ang pera mo, okay? Huwag ka nang mag-ipon. Ulitin ko lang sinabi ko. Okay? You are running out of time because you're saving too much. So, yung sinisave mo, huwag mo na i-save. Okay? Gamitin mo na yan in launching your own business. Eto, kanina lang. I was having my breakfast kanina lang. Kanina lang talaga. Okay? I was planning to franchise one remittance center. Kasi napag-usapan namin ni Sir. Tatlong beses ko na to kasi naging topic sa mga kino-coach ko. So, ngayon, I want to try it. Tinina ko yung mga salapi natin, nisip ko, yun sila, okay? So sabi ko, sige yung isa ipu-pull out ko sa isa sa mga investment ko. Wala sa bank, ha? Imagine. Wala akong perang, wala. Wala akong pera sa banko. Nasa investment, konti lang pera natin sa banko. So, I was thinking,
kumikita yung pera ko doon sa isang investment na at least 10% per annum. Okay? 10% per annum. So, sabihin natin 200,000 yun. So, sa loob ng isang taon, ang kita noon ay 20,000. So, sabi ko, kung ito, itong isang, isa lang naman ang pull out ko. Kasi yung isa pinull out ko na eh, dahil nababawasan yung aking capital. So, ngayon, isa yung pull out ko na. Ang dulo niyan, ititira ko na lang IMG. Sa lahat na magusto mag-invest, IMG, mutual funds, IMG Kaiser. So, message lang kayo, connect ko kayo kay Ma'am Laura Bautista. So, plano ko siya i-pull out, then magpa-franchise ako ng isang remittance center. Di ko muna sabihin ko ano yung remittance center. Okay? So, I am planning to discuss it sa aking team. Sasabihin na naman ng team ko, Doc, are you sure? Sasabihin ko sa kanila, yes, I'm very, very sure, okay? Immediately, next month, yan. Lalakarin na natin yan. Papalakad ko na sa aking assistant, okay? Hi, Ma'am Joyce, alam mo na. Lalakarin mo na. Okay? So, GDBers, you are running out of time, okay? Because you complain too much, you analyze too much, you are doing unnecessary things, masyado ka nalulungkot, malulungkotin, and nagsisave ka ng save ka ng save ka ng save ng pera mo. Budget ka ng budget. Wala ka ng oras. Ang gawin mo, salip na mag-ipon ka, mag-negosyo ka. Okay? Alright? Nagkakaintindihan tayo, mga delivers. Okay? So, meron pa tayong nalalabing oras. Okay? So, you do that. You learn something. Do the things that can make you happy, that can make you successful. Do your mission in life. Okay? So, sabi nga ni Pastor namin, remember thy creator in the days of thy youth. Hindi, nasa Bible yun. Niremind niya lang ako. Kasi one time we were talking, sabi niya, kumusta ka kapatid? Sabi ko, Pastor, pasensya na, busy ako sa aking mga negosyo. Sabi niya, kapatid, remember thy creator in the days of thy youth. Diba? So, gawin natin kung ano yung gusto ipagawa sa atin ni Lord. Okay? Alright, so, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at tumula ng ating buhay. Alright, so, thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.